Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay at ngayon ay babahagi ko sa inyo kung paano ba magluto ng napakasarap na sinaing na tulingan sa palayok. Napakasimple lang ng sangkap pero napakasarap. So tara na, atin ang simulan. So unang-una kakailanganin natin ang tulingan. So itong aking tulingan na to ay nalinis ko na po yan, natanggalan ko na ng hasang. So papakita ko sa inyo mamaya, tatanggalan natin siya ng buntot at pipit-pitin. Then meron din tayong taba ng baboy. So nagpapasarap po to sa sinaing na tulingan. Pero kung hindi po kayo kumakain ng baboy, pwede pong wala nito. Tanggalin niyo po ito. Then syempre yung ating kamyas o kalamyas. Ito ay pinatuyo. So yan po. Ito ang pinaka nagpapasarap at importante sa sinaing na tulingan dahil ito po ang nagpapalambot ng buto ng ating tulingan. So masarap po yan. Pwede rin kayong gumamit ng sariwang kamyas kung wala kayong makitang ganyan. Meron din tayong, syempre, yung asin at yung ating suka. So sa suka po, depende po yan sa inyo kung anong nais ninyong sukang gamitin. Then, meron din tayong tubig. Kakailanganin natin ng tubig dahil pakukulan po natin ng mahabang oras itong ating tulingan. Siyempre, kailangan din natin ng dahon ng saging. So, ito yung ating pambabalot mamaya sa ating tulingan. Then, siyempre, meron ako ritong palayo. So, masarap po ang sinaing na tulingan kapag niluluto sa palayo. Pero kung wala kayo niyan, pwede rin pong wala. Kahit sa normal lang po na kaldero, kaserola, pwede nyo pong lutuin. So, mag-start na tayo. So, unahin natin, tatanggalan natin to ng buntot at pipit-pitin po natin. Gagawin po natin. So, papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung buntot ng ating tulingan. Nalinis ko na po ito, natanggalan ko na ng hasang. So, napakasimple lang po. Nakasanayan ko na rin po sa aking nanay kapag gumagawa nito, tinatanggal yung buntot. Kasi nandun daw po yung laso ng tulingan. So, kuha lang po kayo. Then, pilipitin nyo po paikot yung kanyang buntot. Then, sabay ninyo hatak. Yan po. Hindi po natin kailangan yan. Tapos, tatanggalan po natin to lahat. Hanggang sa pagtapos natin matanggalan ay hihiwaan po natin to at pipit-pitin. Pagtapos natin mahugasan yung ating tulingan at natanggalan na natin ng buntot. So yan, tanggal na rin yung hasang. Ay islice natin ng hiwa dito. So pag ganyan po. Yan. At sa kabila. So dapat po kabilaan. Then kapag nahiwaan nyo na kabilaan, pipit-pitin nyo lamang po gamit ang inyong kamay. So, pag ganyan po, padiin. Ayan. So, ayan. Ganyan po yung magiging itsura niya. Then, itabi niyo lamang dito. At mamaya titimplahan na po natin yan. Hanggang sa matapos po natin to lahat. Ayan po. So yan, natapos na po nating pipitin yung ating tulingan. So kakailanganin na natin yung ating palayok. So napakasimple lang. Kukuha lang po tayo ng dahon ng saging. So ito po ay akin ang nalinisan. Sasapinan niyo po yung loob ng inyong palayok para hindi dumikit ang inyong lulutuin. Then, iset aside po natin to dyan sa tabi. At ito naman ating titimplahan, yung ating tulingan ng asin. So, napakasimple lamang po ng gagawin, no? Kukuha lang po tayo ng asin. So, ito po yung ating asin.
Bubudburan nyo lamang po yung inyong tulingan. Kabilaan ng asin. Irab nyo po ng asin. So, yan. Then, bago nyo po yan irab, itong inyong palayok. So, inuulit ko, ito'y optional. Itong ating taba ng baboy. Lagyan nyo po sa loob ng taba. Kasi masarap po kapag may taba. Pero, inuulit ko, kung hindi kayo kumakain, pwede naman pong wala. So, yan. Ngayon, pag nalagyan nyo na po ng asin yung inyong tulingan, kuha lang po kayo ng dahon ng saging. So, mapalutan po natin yung ulo. So, yan po, ganyan. Para hindi po magkalas-kalas kapag naluto. At ilagay nyo po sa loob. Then, ulitin po natin. Ayan. Tapos, kuha tayo ng pambalot. Maganda po itong pang-stack kasi tumatagal po itong ating sinaing na tulingan. Ngayon, pag nakapaglagay na po tayo ng kalahati ng ating tulingan, so 6 na piraso po ito, so nakapaglagay na ako ng 3, maglalagay tayo ng ating pinatuyong kamyas. Mas maganda po kasi kapag by layer po yung lagay ng sangkap para tama po yung timpla, pantay yung lasa. O yan. Lagyan nyo lamang po ng ganyan. Pwede kayong gumamit ng sariwang kamyas ha. Tapos lagyan nyo po ulit ng taba. O yan po. Tapos, ilalagay po natin ulit yung ating pang natitirang tulingan. Ilalagay po natin yung ating pang natitirang pinatuyong kamyas sa ibabaw. At isusunod na po natin yung ating suka at tubig. So, yan. So, ibubuhos na po natin yung ating suka. At yung ating tubig. Tapos ilalagay na rin po natin yung ating natitira pang asin. So, ang nagamit ko po rito ang asin ay 4 tablespoons. Para mas malinam lang po. Kasi kailangan po maraming asin para tumagal lalo yung ating kinain na tulingan. Then, tatakpan po natin to at isasalang po natin sa ating kalan at lulutuin po natin to ng 3 hanggang 4 na oras sa mahina lamang po na apoy. Ngayon, kung meron kayong diuling na kalan, mas maganda po yun. Kasi mas maganda niluluto ang sinaing na tulingan sa ulingan. Eh, wala po ako nandito. Kaya, lulutuin na lang natin to sa ating kalan. I-check natin dahil kumukulo na tong ating sinaing na tulingan. So, yan po. Kung mapapansin niyo, marami siyang sabaw, 'di ba? Dapat po kapag sinalang niyo po talaga 'yung inyong sinaing na tulingan, maraming tubig. Kasi papaigahin po natin 'yan hanggang sa makita niyo magpapatis po 'yan at magmamantika dahil dun sa ating nilagay na taba ng baboy. Ngayon, sa mga magtatanong kung bakit walang sibuyas, bawang, luya, nasa inyo na po 'yan kung gusto niyo'ng maglagay. Ito po ay akin ang nakasanayan sa aking magulang, ang pagluluto ng aming tulingan ay wala pong kahit anong kaartihang sangkap. Simpleng-simple lang. Kamyas lang at asin, suka, tubig, yun lamang po yung aking nilalagay. Pero kung gusto nyo ng dagdag pampalasa, nasa inyo po yan, pwede nyo pong lagyan. At depende na rin po yan sa inyong panlasa. So, lulutuin po natin yan ng 3 to 4 hours. At babalikan po natin yan, ipapakita ko po sa inyo mamaya. Ngayon, ito na po yung ating sinaing na tulingan pagkalipas ng 2 oras. Yan, kung mapapansin nyo, nag-start na siyang nagpapatis. Nanunuyot na yung kanyang sabaw.
So, dire-diretso lang po yung pagluluto hanggang sa 4 na oras na mahina lamang po ang apoy para maluto po siya ng dahan-dahan. So, balikan po natin siya mamaya. Ngayon, i-check po natin pagkalipas ng 4 na oras po natin tong pinakuluan sa mahina lamang na apoy. So, yan po yung kanyang magiging itsura. Naiga na yung kanyang sabaw at lumalabas na yung mantika ng ating tabang nilagay. So, napakasimple lang po ng ating pagluluto ng ating sinaing na tulingan. So, pwede na po natin itong patayin yung ating apoy. At pwede na po itong ihain sa ating pamilya. So, tumatagal po ito ng 1 hanggang 2 linggo mahigit. Basta tama po ang pagkakatimpla ng inyong tulingan. So, sa mga magtatanong, kung gusto nyo magdagdag ng mga iba pang pangsangkap, so, nasa inyo na po yan. Depende na po yan sa inyong panlasa. So, pwede na po natin itong ihain ang ating sinaing na tulingan. Ito na ang ating sinaing na tulingan. Wow, napakabango talaga. Ang ating sinaing na tulingan na niluto sa palayok, mas masarap po ito kapag niluto pa sa uling o kahoy. So, napakasimple lang ng sangkap na kita ninyo at isa ito sa pwede po natin i-stock ngayong naka-quarantine tayo dahil ito ay tumatagal ng 1 hanggang 2 linggo mahigit at lalong habang tumatagal, lalo siyang sumasarap. Napakasarap din po nitong iprito kasama ang sinangag na kanin. Napaparami ka talaga ng kain. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking panibagong ibinahagi sa inyo ngayong araw na ito. At dun sa mga magtatanong, nasa inyo po yan kung gusto ninyong lagyan ng sibuyas, bawang, luya. Ito po kasing aking recipe na to ay naman ako pa sa aking magulang. Ganito po ang aming pagsasaing ng aming tulingan. Wala nang cheche boreche, napakasimple lang ng sangkap. Pero napakasarap. Muli ako po ang inyong madiskarteng nanay at kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe ang ibabahagi ko pa. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!